Ngayon po, tuwing dadating kasi ang Kapaskuhan, nakikita po natin ang ating mga katutubo sa iba't ibang kalsada, kasama yung kanilang mga anak, lalo na po yung mga kapatid kong Badyaw. Gusto ko, tama-tama po, nandito po ang ating kaibigan din, ang chairperson po ng NCIP. Kung ano po ba talaga ang pwede po nating programa sa kanila? Kasi ang nakikita ko po, hindi po talaga titigil. Kapag ang kanilang paniwala, kapag Kapaskuhan, sila po ay pupunta, babiyahe, dito, at ayaw po sabihin mamalimos kasi hindi naman maganda yun. Kasi Pasko eh. Natural lang na mamasko sila. Ano po ang dapat natin talagang gawin? Kasi po, marami pong programa, kukunin sila, tapos ibabalik sa lugar nila, pagbalik sa lugar nila, babalik din sila dito. At meron pong mga programa, ang DSWD, katulad po nung SLP na yun, SMP, yung livelihood program. Pwede po kaya, ito lang naman po sa akin lang po ang mapaglarong isip. Pwede po kaya na turuan na lang natin sila kung paano mga masko nang hindi sila delikado, tuturo. Parang gawin na lang po natin livelihood ba yun? Kasi hindi na po natin sila mapipigil kaya ang kanila pong paniniwala, karapatan din nilang mamasko. Yun lang po ang tanong ko. Pwede po ba yun na maging livelihood? Thank you very much, Secretary Tulfo. May sagot po. Honorable Chair, meron po kaming programa na inaayos na lamang ho namin ngayon at we will be implementing it, Madam Chair, within the next few weeks, ma'am. Meron lang ho kami pinaprioritize. Ang una pong nakapila ngayon ay itong rescuing of street children, ma'am, para maialis sila sa panganib dahil yan din po ay problema ngayon, hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang mga lungsod sa ating bansa. Ito pong problema sa mga Badyaw, sir, at mga Aita at mga Mangyan. Tama po kayo, tuwing Pasko ay bumababaho yan. At paulit-ulit na lamang ho. Ang problema ho kasi ay meron hong parang band-aid solution ang pamahalaan. Wala po talagang konkreto at long-term planning. Ang nangyayari po kasi paulit-ulit, tuwing Pasko, kukunin sila, babalik sa kanilang lugar. Ang problema ho, pag naubos na ipong na pamaskuhan nila, babalik po sila sa Metro Manila. Hindi lamang po Badyaw, pati po mga Aita na obserbahan po natin yan, pati po mga Mangyan. We are planning, sir, Madam Chair, na ang gagawin ho natin ay sa pamamagitan po ng marami po kaming programa, Madam Chair. May Balik Probinsya program po. Ayun po yung sasagutin natin ang pamasahay nila para makauwi. Pati ho tirahan kasama po dyan sa Balik Probinsya. Pati po kabuhayan kasama na rin po, Madam Chair. Maging yung tinatawag po natin na Kalahi Seeds na community-based driven program. Nakikita ho natin, Madam Chair, kaya ho nagkakaganon is because wala po silang pinagkakakitaan. Tama po kayo, sir. Kailangan po nila may pagkakitaan pag-uwi nila. So yan po yung gagawin ho natin. Ilalagay ho natin sila dito po sa tinatawag natin programa ng mga Kalahi Seeds program. Nandyan po yung tinatawag natin, yung sinasabi ho niya, sustainable. Marami pong available na programa. Kailangan lang po i-implement and we must do it. Siguro po this year, para next year ho, hindi na po sila bumalik dito kasi wala nga ho silang hanap buhay. So bibigyan ho natin sila ng hanap buhay pag nabalik na ho sila kung saan man sila, sa Zambales, Pampanga, kung sila po mga Aita, kung sila po ay Badyaw, Mindanao, sa Visayas, ganun din po yung mga Mangyan sa Mindoro. We will do that. We have to give them pangkabuhayan, Madam Chair, to solve that problem po. Kapatid na Kalihim at chairperson, pwede po kaya halimbawa sila ay imbis na magmukhang kasi parang pulubi yung itsura na, napakasakit tingnan eh, kasi mga ito yung mga royal blood natin eh, sila yung mga tulay na may-ari ng itong Pilipinas, ano, bago pa naging Pilipinas to. Pwede po kaya yun halimbawa kung hindi po nila talaga kayang
matiis na pumunta rito at mamasko. Yung aayusan natin sila, tapos tuturuan ng mga ruling, pwede ba yun? Tapos madadalin na maayos, yung hindi po parang tulubi. Madam Chair, your honor, with your permission. Yes, thank you very much. We recognize the chairman, Alan Capuyan, of the National Commission on Indigenous People. May maidadagdag po ba kayo tungkol sa ating mga kapatid na IP? Yes, Madam Chair, Your Honor, just a quick background. The mandate of NCIP is focused on those in the ancestral domain. But the last 2 years, kahit yung mga nasa labas ng ancestral domain that stays in the local areas and even migrants ay naging focus of attention. We have activities with the Bajau, the Sama tribe, and others. Now, in relation to what is happening every December, meron na diyang nagawang solution ang City Government of Davao, which can be a model to other areas. Ang ginawa ng City Government of Davao, pag tuwing December, iniipon sila ngayon sa isang lugar. Lahat na gustong tumulong, mag-sponsors, ay pupunta po doon. While our brother sisters tribes na nasa isang gym, ay naggagawa sila ng mga plano, yung magawa ng parang cultural presentation. So parang naging ano siya, parang cultural center na lahat ng mag-sponsor nag-donors ay pupunta doon. Yan ang isang nakita ko na pwede nating gawin. But on the side, we will be, thank you sir for telling us now. I'll be honest na wala sa isip ko yan. But with that now, I will be acting on it and in fairness, ang laki ng tulong ng DSWD sa amin. Dahil pag tuwing iwi talaga, hakutan, talaga nandyan ang DSWD. But on that direction sa city government, which we will multiply in other areas, gusto kong dagdagan yung sinabi mo sir. Tama po kayo na isa sa ating preservation of culture, yung pagtatahi ng kanilang mga damit na maging presentable. So we are coordinating with TESDA for local trainings ng weaving at saka sa pagtatahi. Din may mga sponsor sa damit nila. So kung napansin nyo, sir, maraming lugar na ngayon sa Mindanao na talagang they are wearing their tribal attires kahit sa ordinary occasion. Pero pagpuntahan mo yung Aita, yung sa ibang lugar, yung kapatid natin na Sama, yung ating mga badyong na kapatid, mapapansin mo na medyo... So, modern o kaya yung mga lumang damit, sir. So, yan po ay aming actionan. Thank you. If you'll allow me, I'll just recognize Senator JV and Senator Sherwin Gatchalian. On the line is Senator Pia Cayetano. Secretariat, please allow her to enter. She can't seem to get through to our video conference. Please proceed, Senator Robin. Okay na po ako. Mahal na taga-pangulo. Siguro makikipag-coordinate na lang po ako sa ating mahal na kalihim at sa ating pong mahal na sekretaryo. Maraming salamat po, ma'am. Yes, thank you very much. Siguro sa special provisions, pwedeng idagdag yun dun sa SLP natin, sa inyong SLP group natin. Maaari sigurong idagdag, just by way of suggestion, itong sinasabi ni Senator Robin Hood na gawing priority yung ating IP sa pagbigay ng SLP, sa pagbigay ng kalahi, at sa iba't iba pang hanap buhay na mga programa ng DSWD, pwedeng ilagay yun sa ibaba sa special provision priority sectors dahil kawawa nga sila pabalik-balik. Sige po, Secretary.